Sa pinakahuling datos ng 67th Infantry Battalion, pito na ang kabuuang bilang ng mga sumusukong miyembro ng New People's Army na karamihay mula sa Manay, Davao Oriental. Pero hanggang sa ngayon, nananatiling nakakatanggap ang 67 IB at local officials ng surrender fillers mula sa mga miyembro ng NPA na nais magbalik loob sa pamahalaan. Pasok sa sumuko ang tatlong menor de edad na ang pinakabata ay 17 taong gulang. Ibinahagi ng mga ito sa PTV News ang kanilang pagsisisi sa paglahok sa komunistang grupo. Maganda daw pag nandiyan sa gobyerno. Muli kasi yung family. Babalik talaga sa pamilya niya. Nirecruit sila ang babae nga si Gia. Mahirap talaga doon sa bundok. Lakad ng lakad. Para sa 67 IB, bukod sa military operations ay hindi din sila tumitigil sa panghihikayat sa mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Maikting ng information dissemination ang ginagawa kaugnay ng Comprehensive Local Integration Program. Gamit ang mga leaflets na pinamimigay ng mga sundalo ng 10th Infantry Division, maging yung mga isinasaboy sa kalangitan habang sila'y nag-aerial trip, kung saan muling ang nakasama sa biyahing ito, ang PTV News at inikot ang Davao Oriental Encounter Areas. Para sa kanilang battalion commander, Colonel Jake Obligado, isa itong matagumpay at naaayong paraan. Ipinakita din nila ang pag-iimprenta ng 10th ID na mga leaflets na ito. Hindi porket na na-uplift na yung ceasefire, kinakailangan gera na kaagad. No? We will also exert all humanitarian activities to attract these people because we know that they are victims of deception. Yung siguro ang kailangan gerahin, yung mga matitigas ng ulo na talagang sila yung mapanloko. Pero itong mga kabataan na biktima, kailangan mabigyan ng bagong pag-asa. Ibinida din ni Colonel Obligado ang Happy Home sa siyudad ng Mati o ang lugar na pagdadalahan sa mga kusang loob na sumusukong rebelde. Ayon sa mga tagapangasiwa nito, handa nilang pagkalooban ng mga sumusukong rebelde ng serbisyong medikal, pangkabuhayan at espiritual. Automatic din daw makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga susukong rebelde, may armas man o wala. Pero hindi daw maibibigay ang cash assistance kung hindi sila dumaan sa livelihood training. Napag-alaman din na pawang mga kabataan ang nahihikayat at nabibiktima ng NPA na batay sa ulat ay marami ang hindi tapos sa pag-aaral. Dinadala sa Happy Home ang sumusukong rebelde, lalo't kung kompleto at validated na ito ng AFP. Hopefully, with this collaboration of efforts with the national, local, the AFP, the PNP, and the line government agencies, we can attract all of them. And the average age of entry to the New People's Army is 17 years old. And that's a fact. Those are the data that we've gathered since 2006. Nakipagpulong din ang sandatahang lakas sa mga local leaders at residente para sa pagbibigay proteksyon sa mga sibilyan na madalas na aapektuhan ng kaguluhan. Sabi pa ni Colonel Obligado, kapayapaan at hindi gera ang nais ng mga sundalo. Ayon pa sa government troops, maaaring magkaroon ng negatibong resulta ang paglahok ng isang individual sa kontra-gobyernong kilusan. Para sa PTV News, Julius Desamburon, Davao Oriental.